Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyon. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa. Kung kayo'y nangangako, huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos.
Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ti Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagduloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa simula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang hapon. Pakisabi sa kanila, mahal kayo ng Diyos. Tandaan po ninyo yan, mahal kayo ng Diyos, kaya't magmahal kayo katulad ng Diyos. Ang pinakamahalagang imbitasyon at paanyaya po sa atin, lalo na sa araw na ito,
at sa araw-araw ng ating mga buhay ay nawa tayo ay sumalamin sa pagmamahal ng Diyos dito sa mundong ito. Pakitingnan po yung katabi. Sumasalamin ba sa kanya ang pagmamahal ng Diyos? Sana naman. Naalala ko po, noong naordinahan po ako last year, December 2, pagkatapos ng isang araw, nagkaroon po kami ng Thanksgiving Mass. Ibang pari po yung nag-homily para sa misa na iyon. Sabi po ng pari sa amin, Father Jess, tandaan po ninyo, naordinahan kayo, ilang araw matapos, maghiwalay ang Katniel. Kilala niyo po ba yung Katniel? Hindi niyo na sila kilala. Kala natin hindi na sila maghihiwalay. Pero sabi ni Father, paalala ito sa inyo na kahit kayo ay mahina, tapat sa inyo ang Diyos. Kaya kayo nararayan sa aming harapan. Kaya kayo pari dahil mahal kayo ng Diyos. Hindi kayo iniwan ng Diyos. Tapat sa inyo ang Diyos. Kaya Father Jess at sa mga kasama mong pari, nawa maging salamin kayo ng pag-ibig na wagas at tapat ng ating Panginoon sa pamamagitan ng inyong pagpapari. Sa atin pong mga sakramento, may dalawang sakramento po ng bokasyon. Ang una pong tinatawag natin ay sakramento ng banal na orden. Yun po yung sakramentong aming tinanggap. Ang sakramento pong ito ay banal. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay mahalaga. At kapag kami po ay nagiging tapat sa buhay na aming tinanggap sa sakramento ng bukas, sa sakramento na ito na aming tinanggap mula sa Diyos, kami ay tunay na makapagpapakita at makapagpaparanas ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Kaya una po sa lahat, ipagdasal niyo po ang aming katapatan upang patuloy naming maipahabahagi ang pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Ano po yung ikalawang sakramento ng bokasyon? Sakramento ng pagmamahal. Sakramento ng kasal. At yun po yung napakinggan natin na sinusubok sa ating ebanghelyo na itanong kay Jesus Nazareno. At napapanahon din po dahil atin pong mababalitaan na sa Kongreso ay ipinasa ang divorce bill. Gusto ko pong ipaalala unang-una sa inyo sa lahat na ang sakramento po ng kasal, katulad po ng sakramentong tinanggap namin sa pagpapari, ito rin po ay banal. Ito ay mula sa Diyos. At kapag ang mga mag-aasawang pumasok dito sa sakramentong ito, ay tinanggap ang kabanalan at pag-iisa ng Diyos, kapag kayo ay naging tapat doon, tunay ninyong maipaparanas ang pagmamahal ng Diyos dito sa mundong ito. Ang sakramento po ng kasal ay pagsasalamin din sa pagmamahal ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa kanyang simbahan. Kaya para maprotektahan, para mapangalagaan, at para tunay na maibigay sa sakramentong ito ang nararapat dito, nawa matandaan natin ito pong mga ipapaalala ko sa inyo. Unang-una po sa lahat, ang sakramento ng kasal, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay banal, ito ay mula sa Diyos, ito ay mahalaga. At kapag ang isang bagay ay mahalaga, alam po natin sa ating mga buhay, kapag may mga mahalaga tayong bagay sa ating mga bahay, hindi ho ba pinapangalagaan natin, iniingatan natin, pinagsusumikapan natin na hindi malayo at hindi masira. At nawa ganun din sana yung pagtingin natin sa mga turo ng simbahan, sa mga sakramento ng ating Panginoon. Ito pong lahat ay banal. Pakinggan po natin, pangalagaan, ingatan, at huwag hayaang masira ng kung sino man sa mundong ito. Dahil ang lahat ng ibinibigay ng Panginoon na makakatulong sa atin sa kabanalan, lalo na ang mga sakramento, ito po ay magdadala sa atin sa kaayusan dito sa mundong ito at kaligtasan patungo sa kabilang buhay. Una po nating tandaan, ang sakramento ng kasal ay banal mula sa Diyos. Ito ay mahalaga.
Ang ikalawa pong mahalaga nating tandaan, nawa bago natin pasukin ang sakramentong ito, suriin natin at alamin talaga natin ang ibig sabihin po nito. Para hindi basta-basta na lang ang pagpasok natin, hindi basta-basta na lang ang ating kagustuhang magpakasal, makita lang natin na ang pogi-pogi naman niya, ang ganda-ganda, siya na agad. Bigyan po natin ng panahon, kilalanin natin yung bawat isa. Kasi katulad nga ng sinabi natin kanina, banal yung papasukin nating sakramento, nawa bago natin pasukin iyon, tayo rin ay handa. Paano tayo magiging handa? Magiging handa tayo kung sa ngayon pa lamang bago natin pasukin iyon, tayo ay nagpapakabanal na. Tayo ay nakikinig at sumusunod sa nais ng Diyos. Upang pagpasok natin sa sakramentong iyon, patuloy tayong maglalakbay sa kabanalan kasama ang bawat isa. Napakahalagang pangalawang paalala sa atin, pagbibigay ng panahon para sa pagsusuri sa bawat isa sa atin. Pagbibigay din ng panahon para mas maintindihan pa yung sakramentong ating tatanggapin natin. Huwag lamang po basta-basta, pagnilayan, pag-isipan at higit sa lahat, ating pagdasalan ang lahat ng ating mga desisyon sa ating buhay. At palagi po nating isama sa ating mga plano yung ating Panginoon. Dahil kapag kasama ang Panginoon sa ating pagpaplano, ang ating plano ay tunay na magtatagumpay at tunay na magdadala sa atin sa kaganapan ng buhay. Yung ikatlo pong mahalagang tandaan, kapag tayo ay pumapasok sa isang ugnayan, sa isang relasyon, nawa matandaan po natin na ang bawat isa po sa atin ay tao lamang. May mga kahinaan po tayo. Tanggapin po natin iyon. May mga pagkakataon na tayo ay magkakamali at tatalikod kung minsan magkakasala. Kaya isa po sa mga tinatanong ko sa mga ikakasal ko po, bago ko sila ikasal, ay anong ginagawa ninyo kapag hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaintindihan? Kapag kayo ay nagkakaroon ng di pagkakaunawaan? Kapag hindi ninyo mapagsunduan kung saan kayo kakain? Kung anong ulam yung kakainin ninyo? Kapag kayo ay nag-aaway, ano ang ginagawa ninyo? At ang kadalasang sagot po nila ay nag-uusap po sila. Kung hindi pa nila kayang mag-usap, ano pong ginagawa nila? Nananahimik muna, nagpapakalma, and eventually, kapag handa na sila, sila ay maghaharap na. Ang sinasabi ko sa kanila, panghawakan ninyo ang mga iyon. Ang kakayanan na mag-usap, ang kakayanan na maging bukas sa isa't isa. Dahil marami pa ang darating na di pagkakaintindihan at di pagkakaunawaan. At gusto kong ipaalala sa kanila at pinapaalala ko sa kanila. Sinasabi ko sa kanila na kapag sa isang relasyon nagkakaroon ng problema, hindi po relasyon ang tinatapos. Kapag sa isang relasyon nagkakaroon ng problema, problema po ang tinatapos, hindi ang relasyon. Sa mga mag-asawa pong naririto, yun din po ang gusto kong patuloy na ipaalala sa inyo. Nawa magkaroon kayo ng lakas ng loob at kabukasan ng loob na patuloy na isaayos yung ating mga relasyon para sa kapakanan ng pamilya sa mundong ito at sa kapakanan ng ating kaligtasan. At ang huli ko pong gustong ipaalala sa bawat isa sa atin, nawa maalala ng bawat isa sa atin na ang sakramento ng kasal ay sakramento na hindi lang between sa isang lalaki at sa isang babae na nagnanais magsama magpasawalang hanggan. Ang sakramentong pong ito ay kasama ninyo ang Diyos sa inyong pagtitipan. Siya ang dahilan ng inyong pag-iisa. Siya ang dahilan ng inyong pagsasama-sama. Siya ang nagpapabanal ng inyong pag-aasawa. Kaya naman, napakahalaga na palagi nating kilalanin yung pagmamahal ng Diyos na nasa gitna ng ating pamilya. Kapag nagkakaroon po ng hidwaan sa mag-asawa, nawa, wag na tayong maghanap ng iba pang magpapakalma sa atin
o magbibigay ng kaginhawaan sa ating mga kalooban. Ang una nawa nating takbuhan, kung hindi natin matakbuhan ang bawat isa, takbuhan muna natin ang dahilan ng ating pag-iisa. Ipagdasal natin sa Kanya ang bawat isa. Ipagdasal natin sa Poong Jesus Nazareno ang ating pamilya upang Siya mismo tulungan tayong pangalagaan at ingatan ang sagradong sakramentong ito na sumasalamin ng pagmamahal ng Diyos sa Kanyang bayan. Alam ko po, marami po sa atin ang natatakot na ring pumasok sa isang relasyon dahil sa mga maraming kabiguan na nararanasan sa mundong ito. Nawa, matularan po natin yung ating Panginoon na sa kabila ng pagkabigo natin sa pagmamahal sa Kanya, yung Kanyang pagmamahal patuloy na nananatili sa kabila ng ating mga kabiguan. Siya po ang tutularan natin sa pagmamahal upang yung ating mga kahinaan, yung ating mga kabiguan, maging dulot ng kaligtasan sa ating mga buhay. At ito po yung palagi nating tandaan. Sa lahat ng magaganda at mabubuting bagay, meron pong mga masasamang puwersa na gustong sumira nito. Dahil ayaw ng masamang espiritu ng demonyo na tayo ay maging maayos, na tayo ay makarating sa ating kaligtasan, kaya lahat-lahat ay gagawin ng masama para tayo ay lokohin at siluin. Kaya naman patuloy nating hingin ang lakas at grasya ng Panginoon upang tayo ay maging matibay sa ating pagsusumikap, sa ating mga buhay, at lalo na sa ating pananampalataya. Nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang kwento pong ito. Dati po, 2019, meron po akong kaklase na nakipag-usap po sa akin. Sabi niya, meron na siyang girlfriend. Sabi ko sa kanya, congratulations. Sabi niya, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Sabi niya, hindi ako sigurado dito sa aking relasyon na ito. Sabi ko, bakit naman? Bakit may pagdududa ka ata, may pag-aalinlangan? Sabi niya, kasi hindi ako sigurado sa kinabukasan. Di ko alam kung sa kinabukasan magiging maayos pa rin kami. Mananatili ba yung kaligayahan na nararanasan ko sa ngayon pag dumating na yung kinabukasan, pag dumating yung future. Sabi ko sa kanya, di naman po natin talaga masisigurado ang kinabukasan. Sino ba sa atin ang makakasigurado sa magandang kinabukasan? Tama naman ho, di ba? Di tayo sigurado. Pero sabi ko sa kanya, naniniwala ako na sa inyong relasyon, magkakaroon ng magandang kinabukasan kapag pinagsumikapan ninyo yung ngayon, yung araw-araw. At ito po yung imbitasyon sa ating lahat. Hindi tayo magiging sigurado sa bukas, pero pwede tayong magdesisyon sa ngayon na piliin ang kabutihan, pagmamahal at pagpapatawad. Meron tayong kapasidad na piliin yung mabuti sa araw-araw. At kapag pinili po natin yung kabutihan sa ngayon at sa araw-araw, makakatiyak po ako na magiging mabuti yung ating kinabukasan. Hindi lamang sa ating relasyon, higit sa lahat sa ating buhay na paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya minamahal kong mga kapatid, ito po ang patuloy na ating panalangin sa ating Poong Jesus Nazareno. Nawa, Poong Jesus Nazareno, patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang mapagsumikapan yung aming pagmamahal sa iyo. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang mapangalagaan ang mga banal na sakramento at ang iyong mga turo. At upang sa pamamagitan ng mga iyon, kami ay tunay na maging salamin ng iyong pagmamahal at kaligtasan dito sa mundong ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-aso sa Kanyang kapangyarihan,
at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tini, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng galugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ni minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ni minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcements. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ipinaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-ibayong ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula pre-school hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Ang mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay nagbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap din na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa De Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sunod-sunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat, manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy pong pinapaalala sa atin na ating pahalagahan at ingatan ang mga banal na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, lalo na ang ating pananampalataya at ang mga sakramento. At nawa, patuloy tayong magsumikap na maging banal upang ang ating paglalakbay sa mundong ito ay tunay na magpakita at magparanas, tunay na sumalamin ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kinilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.